Pagamat hindi nila na alitang ngunit siya ay nagamay sa pagkakit nito niya ang kanyang mga anak na mayroong pagkakit at batid niya na kayo ay tunay na kasusunod sa kanyang kalokohan sa pagkakit sa mga anak kaya niya ay nilahang upang itayang ang kanyang mabuting balita sa bawat sila. Kaya tuwang-tuwa muli at galak na galak sa pagkakas kayo ay tunay na kagagal ng inyong mga tuwitan. Aking mga anak, magpatuloy lamang kayo sa iyong pagkakalala. At magpatuloy lamang kayo na panalangin sa Amay. Sapagkat sa oras na iyong panalangin ay ako ang iyong nagkakalala. At kung ano man ang iyong mga hinihingi, bilang inang ninyo ay ako ang magbubuto ng iyong mga hinihingi na iyong mga pinapanalangin sa aking kapitulungan. Kaya huwag kayo mabahala aking mga sapagkat nakaplano na ang inyong mga inaasahan. Manapit na aking mga sa pagkas. Ayaw ng Ama na masayang ang kanyang pinagkaloob sa inyo ng mga pagpapala sa kanyang mga lingkod na patuloy na sumutan mo sa kanyang panagatan. Sapagkat nais ng Ama na kapag itong biyaya ito ay sumakamay ninyo. Ito ay isang tali na hindi na mapakarin ang kasaganahan na ipagkakalog sa iyo ng Ama sapagkat tunay niya na kayo ay karapat-dapat sa mga pagpapala ipagpapalog sa iyo ng Ama. Kaya huwag kayong mabahala aking mga sapagkat sa oras na dumatag sa iyo mga pala ang kasaganaan. Kayo ay hakaw
halin na kayo sa iba't ibang bayan upang ipamahalang ninyo ang kasaganaan sa inyong mga kapwa. Sapagkat si David ay mayroong ipanapatan na ipinagkalot sa inyo ng Ama. Hanapin ninyo ang aking mga anak. At ipamahagi sa kanila ang kasaganaan upang ang inyong mga kapatid, ang inyong mga kapwa ay magkaroon ng kasaganaan at kaganaan sa kanila. Sapagkat ang pagpapalang ito na ipagkakaloob ng Ama ay walang katapusan. At ito ay tuloy-tuloy na babalo ang mga kasaganaan sa iyong mga buhay. Batid ng Ama, kung ano ang nasa sabot ninyo, sapagkat nais nyo makatulog sa inyong mga binabang. At iyan ay binibigyan pa kayo ng walang kapatid na inyong higatulin. Sapagkat ang kayamanan ito ay tunay na papalo sa inyo. At iyan ang magbibigay sa inyo ng pag-alala. Sumunod lamang kayo aking mga anak sa pinag-uusap ng at huwag ninyong kalilimutan na ipanalangin ninyo ang inyong pag-alala upang ang namumuno sa bansang ito ay magkaroon ng maliwanag na kaisipan at ikatagawa. At magkampanan niya ang kanyang na inihakan sa kanyang. Manalangin kayo na sabay-sabay aking naman upang magkaroon ng kapayapaan ang inyong mga bayan. Gumaman katabukong Kristo. Sapagkat ang inyong bayan ay napakabigyan ng mga pandemya. Ngunit sa pamamagitan ng inyong sama-samang panalangin ako ng Ama, magtiwala kayo sa inyong Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. At ito ay kanilang wawakasan na. Wawakasan na aking mga anak upang ang buhay ninyo ay magkaroon na ng normal na paanilalaan. Upang makita na yung mga kapwa na tunay na buhay ang inyong Diyos na pinagbibigyan ng Diyos. Kaya kayo ay magpatuloy na yakyat ang aking banal na sampung sa akin ito upang ang bawat makyatan ng banal na sampung sa akin ito sila ay magkaroon ng kaliwanagan sa kanilang mga isip at kaliwanagan upang mabuksan ang kanilang mga puso at pinsipan. Sapagkat tunay nga na ang ibang ninyong mga kapwa ay hindi marunong makanasag ng aking banal na sarap-sarap. Kayo aking mga anak ang maglalapit sa
upang ang mga tao nito ay makilala ang kanilang Ama na nagbigay ng buhay sa kanila at sa dalawa. Kilalangin ninyo siya upang wakasan na yun ang pananin. Sapagkat walang imposible sa ang lahat ay imposible. Ang lahat ng tumatawag sa Ama, walang Ama na hindi niya tinutugon ang paghingi sa kanyang Ama ng kanyang Ama. Kaya magtiwala lamang kayo aking mga maglingkod ng naaan sa kagawa ng Ama. Ibigay ninyo ang inyong mga buhay sa kanya upang siya ang magbigay sa inyo ng buhay na wala. Kaya aking mga anak, naunawaan ninyo ang aking tinuruan. At salamat